Hi guys, yan sa video na ito, ipapakita ko sa inyo kung saan ako nagtatrabaho at isasama ko kayo sa ating paglalakbay. So kaya naman panoorin nyo ang video na ito. So intro pa lang ito guys. Nasa tricycle ngayon, ayan makikita nyo. So pumara na ako ng tricycle kasi mainit eh. Against the light pa dito. So papakita ko sa inyo kung saan yung trabaho ko. And actually pag-uusapan natin kung ano ba mas maganda, trabaho ba o negosyo. So, abangan nyo lang. Mamaya din, bago ko ipakita sa inyo yung trabaho ko, ililibot ko muna kayo doon sa place, around doon sa enterprise. So, kaya naman, huwag kayong mainip. Dito lang kayo, panoorin nyo lang. Tune in, don't tune out. Kaya naman, yan, mag-subscribe na din kayo sa mga ating YouTube channel kung bago pa lamang kayo. Para lang sa again, updated kayo sa buhay natin at the same time sa mga coin analysis natin na ginagawa ko sa stock market and sa crypto market. So yan, may update ko kayo ulit na nakasakay ako. So yan, shout out kay Manok. Update mga ka-traders, ayan malapit na ako dito sa trabaho ko and against the light na naman tayo, no? So dito, ayan nakikita nyo naman, itong pinuntahan ko ay nasa enterprise tayo sa mga business district dito sa Pasig City na kung saan dito talaga yung maraming enterprises at mga maraming businesses, kaya naman dito kumbaga may mahanap tayo na trabaho. So dito nga tayo may trabaho and yan, nasa bandang Kapasigan area ito. Against the light na naman tayo ah. So sana pakinggan nyo to at panoorin. Ililibot ko muna kayo dito sa place natin. So medyo madaming tao dito. Kaya naman kailangan natin maging confident sa ginagawa natin. So wait nyo lang. Ayan. Kailangan, pag nagsasalita ka sa public, kailangan confident ka. Pero against the light tayo dito, medyo pangit yung lighting. Bandang Kapasigan area ito guys. Bilis natin maglakad eh, no? Ayan, dapat ganyan yung lighting. So ito, malapit na ako. Saan ba tayo pwede pumasok? Hindi ko nakakat-cut to ah. Ang init. Alas 12 ng tanghali. At nasasama ko kayo guys. So ayan, nag-stop over muna tayo dito mga traders. And actually, yes, wala akong papasukan trabaho. Pero, may trabaho ako. Ano yung sinasabi ko na self-employed tayo na tinatawag, no? Ano ibig sabihin ng self-employed? Ibig sabihin, wala kang boss at ikaw yung nagtatrabaho para sa sarili mo. Or ikaw yung mismong boss, nasa yung time and effort para nang sa gayon kumita ka. So ngayon, nandito tayo sa Plaza Rizal. Ngayon, pag-uusapan natin guys, kumbaga yung kanina intro lang yun, yung sumakay ako ng tricycle, yung naglakad ako, and at the same time yung ngayon. So ang i-vlog natin ngayon guys, ang main topic natin is ano ba talaga maganda, trabaho or negosyo? So saan ka ba dapat magsimula, no? Sa trabaho ba or negosyo, ano ba ang kailangan mong tandaan? Ngayon, when it comes naman dyan, disclaimer, walang masama sa pagiging employee. No, medyo nangangalay yung kamay ko guys kasi sa totoo lang wala akong tripod na dala and yung dala natin ngayon cellphone lang. Okay? So, ang pagiging employee guys, walang masama diyan kasi marami ang masaya sa ginagawa nila. Ang point lang naman doon, whether you are in a business or nasa corporate ka man, ibig sabihin po nito basta masaya ka sa ginagawa mo, ayos 'yon, no? Basta passionate ka. Pero sa mga nagtatanong kasi, sir, anong ba mas maganda? Trabaho o negosyo? May mga key points ka na dapat tandaan pagka ikay magne-negosyo, 'di ba? Kasi kapag ka trabaho, ang tawag diyan job security, no? May buwan ka, may income ka kada buwan. Pero sa negosyo, maaaring
ilang beses ka muna mag-fail, maaaring ilang beses ka muna hindi sumahod, and at the same time, matagal mo paghihirapan yun bago mabuild yung business na yun. Right? Yung credibility, yung stability ng kumpanya mo na itatayo, di ba? From scratch, itatayo mo yung business na yun para lumaki siya. And at the same time, walang kasiguraduhan, may risk. So, yun ang kailangan mong tandaan. Pero, ang maganda naman kasi sa negosyo, right? Sky's the limit yung income na maaaring yung kinita mo ngayon, mas lumaki pa siya next month. Pero it doesn't mean na ganun kadali yun, di ba? Kasi nga it takes time para mapalago mo or mapalaki mo yung business mo. So, para sa mga taong gusto lagi ng security, no, job security, bagay kayo sa employment or sa pagiging employee. Again, walang masama doon. As long as naman okay kayo ng boss mo, as long as okay kayo ng company na pinapasukan mo, o maganda yung compensation and benefits, definitely, ano ba tawag dito? Goods yun. Lalo na pag mahal mo kasi yung ginagawa mo, pag gusto mo yung ginagawa mo, definitely hindi ka mapapagod, and at the same time, mapapatuloy ka pa rin sa trabaho na yun. Why? Kasi masaya ka eh. No, masaya mong ginagawa yung task mo sa trabaho. Pero, when it comes naman sa business, ganun rin. So, kailangan, pag nagbi-business ka, masaya ka sa ginagawa mo, yun lang naman ang point, whether you are an employee or entrepreneur, di ba, kailangan, gusto mo yung ginagawa mo, masaya ka sa ginagawa mo. No? Pero sa mga, may mga tao kasing nakatalaga na bilang entrepreneur, meron nakatalaga na bilang employee. Right? So, hindi natin mababago yon, no? Kasi, as I have said, may kanya-kanya tayong path na paroroonan. And it doesn't mean na kapag businessman ka, tas yung isa entrepreneur, I mean yung isa employee, mas successful na yung businessman. No? So, wala po talagang nakakalamang doon o hindi. Kumbaga, depende lang talaga sa gusto mong kunin na pangarap or gusto mong kunin na course, no? Pero ang business course din, and actually hindi siya nagga-guarantee na magiging successful ka din sa business, since I am an accountancy student right now. Kumbaga, kung i-apply mo din 'yon sa sarili mong negosyo, mahirap din. So, ayun yung mga payo natin sa mga nagbabalak magnegosyo diyan, kung ano daw ba mas maganda, kung employment ba or entrepreneurship, kung pagnenegosyo ba or pagtatrabaho. So kailangan kasi natin yung maunawaan, lalo na kapag gusto nating mag-business, right? So kailangan alam mo yung goals mo, kailangan alam mo yung gagawin mo. So hindi ka rin naman pwedeng mag-business na hindi ka nag-e-effort. So wala pa ako nakitang businessman or entrepreneur na nag-business tas kumita pero walang ginagawa. So marami ka din kasi na humaling doon, no? Scam po yun pagka ganun, legit. So yung wala kang gagawin, tas kikita ka lang, ayun yung ayaw natin, ayun yung ina-avoid natin. So yan, 5 minutes discussion, pero dami nyo na natutunan sana, no? Props lang yung kanina, eto props lang to. So, nagbiyahe pa yun, no? Pero okay na yun, at least nakalabas-labas tayo dito. Ang trabaho kasi, okay, pag-usapan naman natin yung trabaho ko para hindi masayang. Kasi since na dito na rin kayo, i-share ko na sa inyo kung ano yung mga trabaho ko yung pinagkakabala ko. Kasi kapag yung trabaho mo, no, masaya ka dun sa ginagawa mo, hindi mo na i-consider yun as trabaho, right? Kumbaga, masaya ka dun sa ginagawa mo, nag-e-enjoy ka, hindi mo namamalayan na ang dami mo na palang ginawa. Tapos yung pagod, parang wala lang sa'yo. Kasi nga, nai-enjoy mo, no? Yung bawat process din sa paggawa mo ng mga task. So ako, actually, I do not consider nga myself na nagtatrabaho, no? Even though nagbablog ako lagi, even though na nagtetrade ako, even though na nagpapatutorial session ako. Kumbaga, para sa akin, ano siya, it is more on passion than work. Yeah, yun. Diba? Kasi pag passionate ka din sa ginagawa mo, hindi mo na masasabi yun parang nagtatrabaho ka. Kasi, wala, nakaka-enjoy lang, parang ginagawa mo yung gusto mo. Diba? Pagka nagtatrabaho kasi pwedeng hindi mo gusto yung ginagawa mo, pwedeng hindi ka nag-e-enjoy. Pero pag passionate ka dun sa ginagawa mo, sa trabaho mo,
definitely hindi siya mahirap pakisamahan, di ba? May mga trabaho kasing ayun eh, di ba, mahirap pakisamahan, ang hirap-hirap naman ito, pero pagka passionate kasi ginagawa mo eh, talagang mag-e-enjoy ka dun sa trabaho mo kahit ano man yung ginagawa mo ngayon. So ayun, naka 7 minutes na tayo dito sa pagbablog, and uwi na rin tayo maya-maya kasi I hope may natutunan kayo mga ka-traders, and i-comment nyo naman kung gusto nyo pa ng mga gantong mga videos. Gagawa pa tayo at makikita nyo naman. Kailangan kasi, bigyan ko na rin kayo ng tip kapag magsasalita sa, ayan, sa public. So kasi kapag magsasalita tayo sa public, kailangan confident tayo eh. So paano ba yung trick dyan para maging confident tayo sa pagsasalita sa public? So isipin mo lang muna yung mga manonood sa'yo. Kasi hindi mo naman naalalahanin yung iniisip ng ibang tao eh. Ang iisipin mo, ayan o, sino ba yung nanonood sa akin? Yung mga nanonood sa akin yung iisipin mo. Para lang sa gayon, hindi ka ma-intimidate kapag ka nagsasalita ka na. So, ayan, titignan-tignan ka lang naman nila. And then, di ka naman maano eh, wala naman mangyayari sa'yo eh. Diba? Kasi yung judgment na ibang tao sa'yo, yun yung natatakot ka eh. So, kailangan hindi natin isipin yun. Isipin natin yung sarili natin. Okay, so na lang muna, uwi na rin ako. And at least nabigyan ko kayo ng insights kung ano ba mas maganda, trabaho o negosyo. Pero sa totoo lang, walang maganda doon. Ang maganda, yung gusto mo yung ginagawa mo at passionate ka doon. So yun muna, uwi na ako mga ka-traders, and bye bye. Pero may outro pa to. So yan. Opportunity, tinitignan ko muna and then plano, and at the same time saka tayo mag-e-entry. So hindi muna buy bago aral. So nauuna kasi yung hype eh, di ba? So pag nauna yung hype kesa sa aral, wala, mapipick out tayo sa signal. So kaya naman, update ko na lang kayo ulit mamaya. So guys, habang ngayon pauwi tayo, pag-uusapan natin, since napapag-usapan natin yung usapang trabaho, pag-uusapan natin kung okay lang bang gawin trabaho yung trading. Kasi ang tawag po doon, trading for a living. Ibig sabihin, nagde-trade ka para mabuhay. So, actually may mga gumagawa nun. Pero, it doesn't mean na ganun kadali yun. It doesn't mean na ganun kabilis yun or kung gaano kadali yung setup na mag-trade. Kasi, sa totoo lang, you will need a lot of experience and at the same time knowledge bago ka kumita, di ba? Kailangan muna kasi guys, bago kayo mag-trading for a living or bago nyo gawing trabaho ang pag-day trade or ang trading, kailangan may maayos kayong sistema sa trading. Kailangan din alam nyo na yung ginagawa nyo, hindi yung beginner ka pa lang tas gusto mo nang mag-quit sa trabaho mo and then sa bahay ka na lang kikita ka sa trading araw-araw. So is it possible? Actually possible, pero hindi ito para sa mga beginners, no? Hindi ako nakakita ng beginner pa lang sa trading tapos consistent na agad na profitable na trader. So wala pong ganun, walang mabilisan, no? Kahit ako, syempre naglo-loss pa rin ako, pero kumbaga, ang kagandahan, may sistema ka na, alam mo yun na yung ginagawa mo. Kaya nga ako, guys, sa totoo lang, nagtuturo din ako, no? I offer an exclusive course about Trading 101 Masterclass na ako mismo magtuturo sa inyo. And at the same time, tuturuan ko kayo ng mga personal kong strategies para nang sa gayon ay maging profitable din kayo na trader.
So yes, hindi ko sinasabing sobrang yaman na ako, pero kumbaga yung result andun makikita niya sa YouTube channel ko. So kaya naman, sa mga gusto mag-avail ng ating Trading 101 Masterclass Session, and actually wala na siyang slot ngayon, sinasabi ko lang na pwede na kayo magpa-reserve ng mga slots niyo para nang sa gayon, ano bang kagandahan ng course na yan? Unang-una, pinaka-basics talaga ng trading. Kahit wala kayong alam sa trading, mapa 0% knowledge man kayo and experience, walang problema dahil ako mismo mag-guide sa inyo kung ano ba ang mga pinaka-basics ng trading na kailangan yung matutunan at malaman, and at the same time, kung ano ba yung dapat na maging mindset natin. Minsan, hindi lang sapat yung knowledge, kailangan din natin yung tamang mindset, yung tamang belief system sa pag-trade. No? Mamaya, tama nga yung inaaral mo, yung attitude mo naman, greedy ka. Oh, so, mababaliwala din yung theoretical knowledge na nalalaman natin. Kaya naman, I offer this an exclusive course na ako mismo magtuturo sa inyo, isha-share ko yung mga personal strategies ko para na sa gayon, ma-apply nyo din at maging profitable kayo na trader. So, pero yon sa mga bago pa lang dyan na nagtatanong, sir, pwede bang gawin ng trading na trabaho, yung day trade for a living? Pero beginner pa lang ako. So, pag beginner, hindi pa po pwede yan. Actually, hindi pa po talaga pwede. No? Aminin na natin, hindi pwede yon. And pagka ang pag-day trade kasi, okay, it takes yan ng mga years na experience muna bago ka mag-full-time. Ayun. Yung iba, part-time trader, katulad ko, kasi ako, nag-aaral pa naman ako. Pero yung mga iba, talagang full-time day trader. Full-time na nagte-trade. So, ibig sabihin, may sistema na sila, may gumagana sa kanilang strategies, paulit-ulit. So, kaya nga, day trade for a living, hindi mo yung gagawin ng part-time lang, full-time mo siya gagawin. So, kaya naman, ang mga gumagawa nun, guys, yung mga intermediate to pro level na sa technical analysis, sa trading, may experience na, may background na, umattend na ng maraming seminars and sessions, at nai-apply na yung itinuro. So, yun, well, possible, yes, possible siya, pero hindi ganun kadali, hindi madali, hindi mabilisan yung proseso. So, ayun yung payo ko sa mga gusto din na gawin trabaho yung day trading. Na kahit ako, hindi ko pa kaya yun, sa totoo lang. No, madami pa rin akong lapses, pero kumbaga, yung mga natutunan ko nga, in the 4 years, in the making, 4 years yan, sa pag-trade ko sa stock market, sa pag-invest ko sa stock market, at sa pag-trade ko ng mga crypto, paunti-unti ko natututunan yung mga strategies na ginagamit ko rin para lang sa gayon maging profitable ako na trader. Kumbaga, awa ng Diyos, nabawi ko na naman yung mga losses ko, years back, diba? Back then, hindi ko pa siya nababawi, pero ngayon, yes, ROI na tayo. So, ayun, ulit, sa mga gustong sumali sa ating Trading 101 session, pwede na kayo magpa-reserve ng slot nyo. So, paano? I-like ang video na ito, isubscribe ang YouTube channel natin, and lastly, i-message nyo ako doon sa ating Facebook page official na The Estudiante Trader. So, doon nyo ako makakontakt ng ako mismo yung makakausap nyo, and kapag nagturoan tayo, ako mismo yung magtuturo sa inyo ng mga kailangan nating malaman sa trade. So, ayun muna mga ka-traders, medyo malapit na tayo sa ating uuwian. And yes, yun nga, yun yung trabaho natin. Sa bahay tayo, nagtatrabaho. Wala tayong boss. Okay? May apat na klase kasi yan. Yung employee or employment, self-employed, business or businessman, entrepreneur. And last one is investor. So tayo dapat, yung cash flow quadrant ni Robert Kiyosaki, from employed to self-employed, kailangan natin mapunta dun sa kabilang quadrant na entrepreneur and investor, kasi sila yung talagang may malaking kinikita, sila yung kadalasan na mayayaman din. So kailangan mailipat tayo dun sa kabila, pero tulad na sabi ko kanina, not necessarily mean na sila'y mas successful, not necessarily mean na sila'y mas masaya, kasi kung nasa, katulad ko, no, nasa self-employed pa rin ako at nasa employment. So ngayon, actually self-employed lang. Pero kahit nasa self-employed lang ako, nasa unang quadrant, wala sa pangalawa,
investor din pala ako, nasa pangalawa din. So, kahit sabihin natin employed ka man or self-employed, ang point doon, ito tandaan nyo, ito yung key points ng video natin. Ang point doon, basta masaya ka sa ginagawa mo, okay yan. So, walang masama dyan. Huwag mong ikahiya yung kung nagtatrabaho ka naman. Walang masama doon. And wala kang pakialam sa ibang tao kahit ano man yung trabaho mo. Basta marangal siya, basta nabubuhay mo yung pamilya mo, at basta masaya ka sa ginagawa mo. Yun lang yan, mga ka-traders. So, ayan, ang ganda ng lesson natin para sa araw na ito. And malapit na talaga tayo dito sa ating bababaan na location. So, ayan, maraming salamat ulit sa pagsama sa akin sa ating vlog. And yan, bababa na muna tayo, mamaya na lang ulit. So, ayan guys, kakababa ko lang ng tricycle. At yun, yan, kakababa ko lang. At pauwi na tayo dito sa ating, actually nasa loob na ako ng village namin. Pauwi na tayo sa mismong bahay namin. So, yan, nakakapagod. Pero, ang dami kong, kahit ako may natutunan din sa mga pinagsasabi ko doon sa park. And at the same time, sana marami din kayo natutunan galing sa akin ng mga strategies na mga dapat nating i-imply sa buhay, kung, di ba, yung mga entrepreneurship and actually employment. So, nandito na tayo sa ating alooban. Eh, sasama ko na kayo hanggang sa pag-uwi ko. So, ayan, nakuwi na rin tayo, mga ka-traders, sa wakas. So, maraming salamat ulit sa pananood. And, happy, ayun, magta 13,000 subscribers na tayo, malapit na. Konting push na lang, konting 200 subscribers pa. Kaya naman, ayan, mag-like, subscribe na kayo sa Yatang YouTube channel. Abangan nyo lagi mga videos na ginagawa ko. At patuloy nyo akong supportan kasi patuloy ang ating pag-giveaways. Ibabalik natin yung supporta natin sa mga kababayan nating mga traders din, yun yung mga nakasubscribe sa akin. So, I hope marami kayo natutunan sa video na ito. Ang nga po pala ulit, si The Estudyante Trader. Thank you. So, i-comment nyo pa kung gusto nyo pa naman gandong content at gagawin pa natin yan. So, God bless us all. See you on my next video, reflection and lesson, at kung ano pa man yan. So, bye-bye po mga ka-traders. Advance Merry Christmas po sa inyo. Bye-bye!